Hello everyone, kami pala ang Brains Out. Ako nga pala si Tawa, dito si Mr. Tunes. What's up guys? Let's go! Sa video na to, tuturo naman namin kung paano namin na-achieve ang pag-e-expose ng halftone for our project CMYK LeBron James Design. Ito siya. Yan. Bale, lima yan, no? So, example lang yung napakita namin. Ito yung na-achieve natin. Yan, closer look. Sana lang pala yung part 2 namin, nandun yung Photoshop paano pinolor separate ang CMYK na project na to. So after makolor separate nung prepare natin for printing, ito na siya ngayon. Ito na ang mga film na na-print. Yan. Ito yung white underbase. Magenta. Magenta. Okay, so on and so forth. Pakita namin yung isang kulay, paano siya in-expose namin at inurasan. Paano namin inurasan sa exposure box namin. So, let's go! Muna-muna, maglalagay muna ng emulsion si Tune dun sa screen natin. Ang screen natin ay 120 mesh count, okay? Tapos, emulsion natin ay Tulco Aquasol ER. Ayun, so si Tune nakapagpatuyo na siya ng emulsion sa screen in advance. So, ito yung video. Okay, samahan natin si Tune dito. Ayan, so lilinisin niya muna yung screen gamit ang dishwashing liquid at saka yung tubig. Yun, importante itong step na to bagong mag-emulsion. Laging hugasan ng maigi kasi may oil at mga alikabok ang screen natin. Ayan, hugasan maigi, babanlawang maigi. Tapos patuyuin syempre. Pagkatuyo na, pupunasan ng malinis na basahan para matanggal-tanggal yung ibang alikabok. Tapos ito, nagpapahid na siya ng emulsion. Ayan, no? So kabilaan siya, no? Isa-isa hanggang magawa niya yung apat na pahid, no? Kabilaan, yan. Tapos syempre, papatuyuin yan. Sinecheck muna kung may pangit. Ayan. Tapos iiwan na lang namin dyan. Hihintay na lang tuyo. Natin siya matuyo. And ayun. Patay ng ilaw. Pinatay na ito, may emulsion ay light, yan daw, light sensitive daw. So, i-align muna namin tong isang film dito. Yan, dyan siya. So, makikita nyo, meron siyang alignment na nakagitna. Hanggang dulo siya. Tapos, dito, nakalagay to, ilang inches yan. 2, 2.5, 3, 3.5, 4. So, depende sa design niya, no? So, kung ganitong malalaking design, ina-align namin sa 2 yung markings. Kasi from markings to design, mga 1 inch yung ano nun, layo. So nandito yung design minsan. O depende. Okay, so Tune, pwesto mo na. Ayun, nalagay ni Tune yung markings na cross sa 2. Or yung plus sign dun sa 2 inches. Tapos yung alignment sa gitna, para kitang gitna. Yan yung look niya. Ayan, so pag naipantay ni Tune dyan, kukuhaan niya na yung tape. Para hindi siya gagalaw. Ayan. Maliliit lang. So kinokorrect pa yung kinokorrect mo lang palagi yung alignment. Galaw. Note pala yung mga tape na nilalagay niya, maliliit lang yon para hindi masyadong dumikit sa table na to, na single table na to. Pabaliktad naman. Tapos next daw ay yung pabaliktad na tiket.
kasi yung magdidikit dun sa ating screen. Ayan daw. Yung may emulsion niya. Ayan. So, pakita natin ito na eh. Paano mo kinabit? Ito yung tape. Tapos? Tapos pabalik. Babalik na rin niya yung dikit, no? Sa ilalim naman siya. No, wait, wait. Ayan, sige. Ayan yung ilalim. Para yung dikit na ito, didikit siya doon sa screen. Ayan. So, nakabaligtad siya. Ayan. Kapila naman. Pero ito siya. Ayan, no? Pag ginawa kong ganun, ayan, no? Ayan, no? Nakabaligtad yung dikit. Oops. Ayan. Bali, anim yung nilalagay nito na para sure na didikit siya. Ayan na siya at may mga tape na siya. Unang ginawa niyang tape para hindi gumalaw yung film. Tapos yung mga next niyang tape ay yung pabaliktad na yung dikit, no, pag ganun. Kasi papatong yung screen, yung tape didikit na pag ganun. Ayun yung purpose niya. Okay, kuhain na natin yung screen. Ayan yung screen. So nilagyan na nito no yan ng una ng ano, emulsion at itong alignment, no? Inalign niya na. Nilagyan niya na kagad to. Kakabitan nito ni Jan. Ayan, no? Binabangga niya doon sa alignment doon. Stable. Tapos dahan-dahan niyang bababa. Tapos ipipress yung mga nakapabaliktad na dikit kanina para dumikit sa emulsion. Dahan-dahan niyang iaangat yan. Dapat sasama yung film. Pag hindi sumama, ulit na lang. Retry lang, no? Ayan. So, dumikit na siyang ganyan. So, ito double check niya kung may nakaangat, no? Hindi pwede nakaangat yung transparent film sa emulsion. Kasi, pag nakaangat yun, lalaki yung butas nun. Dapat flat na flat. Ayan, no? Tapos, natanggal, ngayon, tinatanggal nito na yung maliliit na tape na nakadikit para hindi dumikit sa exposure box natin. Patapos nito, dadalhin na nito na sa exposure box. Bago natin siya dito ilagay, kailangan muna natin siya punasan para matingnan natin kung may mga dumi or mga buhok-buhok, pela, sinulid, di siya sumama doon sa ating i-expose. Let's go! Dito pala sa part na ito, may nakalimutan kaming i-record sa video. So, pagkapatong nung screen, nung frame, nilagyan ng foam, tapos tabla, tapos pabigat sa taas. Ayan, no? Ayan. Ayan yung timer. So, balik na lang kami. So, habang naghihintay tayo ng ating oras doon, pre-prepare natin yung ating gagamitin. Then gumagamit din pala kami nito pang secondary. Pag may mga maliliit na details na hindi mabutas, ginagamitan namin ito. Two, one, go! Alisin yan syempre. Tapos, dadalhin namin ito sa pinakamalapit na may tubig namin. Yung pinaprepare namin kaninang spray, doon namin siya dadalhin. So, tatanggalin doon yan. Tapos, tanggalin niya rin yung film, syempre. Huwag na muna dyan. Ang ginagawa nito na, binabasa ka agad. So, kailangan mong basahin ka agad yung pinag-expose na nating emulsion. So, bukod sa pagbabasa, ibababad niya pa yun ng mga 1 minute para talagang mag soak in yung tubig sa emulsion. So yung ginagawa niya, pinapalambot niya yung emulsion. Ayun o, yung mga bumapakat. Tapos, bubombahin niya yan. Yan. So manual pressure spray kasi ito. Yung mga pang garden. Ayan. Tapos, ibubuga niya na.
next, sisilipin. Ayan. Ang next dyan, sinisilip ni Tunay kung may mga natitira pang dinabutas. So, kung may makita siya, ay isprayan niya nito. Sige, Tunay. Isprayan mo na. Ano mga nakita mo. Ayan. Isprayan niya yan. Ayun yung pang details namin. Ay, ang next na ginagawa nito ni, binabanlawan niya na lang kasi may mga parang tinatawag na laway-laway yung emulsion. Ano, gagapang-gapang yan kapag pinapatuyo mo. Tapos, dun sa mga butas ng design mo, babara yung laway na yun kasi emulsion pa rin yan. Ito na yung nabutas natin. Yan, closer look. Ayan yung details niya. Half tone. Ayan yung half tone. Ayan. Mga ganito, titape mo na lang yan. Ano yan eh? Yung mga ganito, hindi accidental yung nanabutas yan. Titape na lang. Ayan. So, papatuyuin yung tunay. Lalapag na lang yung tunay at papatuyuin. Ayan. Bakit mo pinupukpok ne? Para mag... tanggal natin yung mga naiwan na tubig sa ganito. Yun. Tapos, patuloy natin. Okay. Habang pinapatuyo yung frame, so hindi na natin hintayin yun. Meron na kasing tayong tuyong frame. So ngayon, itong tuyong frame na to, nilagyan na namin ng okay. So, ang nilalagyan niyan sa mga ganito. Yan, sa labas, sa mga gilid. Para hindi lumabas yan yung ink. Pati sa loob. Pati yung markings din. Yan, nilalagyan na namin transparent. Siyempre, kailangan may markings eh. Okay, tapos yung sa loob, lalagyan din ng tape. Ayan o. Ngayon, babalik si Tunic dito para i-realign. No? So, makikita nyo yung markings na to. Nagmamatch dun sa table natin may mark, no? Pati yung dito sa dulo. Ayan. So, kung may problema sa alignment, ayan, babaguhin niya lang to. Ayan. A-adjust niya lang tong tornilyo, no? So, alam nyo, alam naman natin siguro kung paano mag-adjust ng tornilyo. Yun yung adjustable. Kaya gumagamit tayo ng mas mahabang tornilyo. Ayan. Tapos, kung sa gitna naman yung problema, ito namang T-guide. Adjust. Ayan, tapos i-align niya lang palagi dito. Babalik-balik niya hanggang ma-align siya. Ayun, kunyari magpiprint na kami. Tapos, kailangan super aligned yung print namin. No? So, ang ginagawa namin, binabalik namin tong film kung saan namin ina-align lagi. Ayan, tulad nito. Ayan. So, iti-tape niya ulit para hindi gumalaw. Ayan, kunyari naka-tape na siya ng maigi. Ngayon, kukuha si Tunay ng ipiprint na, no? Kunyari ito na yung frame na ipiprint natin, ay screen, no? Ibabangga niya yung mga markings. Sige, for example na to. Kunyari ito. Ayan, no? Mataas. So ito, yung markings may puti. Ibig sabihin, hindi naka-align. Ayan, tingnan natin sa kabila. Yun din, yun din. Ayan. Lahat, no? Binabangga namin lahat. Ayan. At yung last. So, ang mangyayari, a-adjust namin yung mga guide. Itong alignment guide ng screen. Kailangan ibaba. Hanggang makuha mo na yung tamang alignment sa nakita natin kanina. Okay. So, ayun yung proseso namin para sa CMYK na screen preparation. Sana may natutunan kayo sa video na to. Like, share, and subscribe. Pati yung sa Facebook page namin. Shhh.